Okay, class, magsipaghanda na at tayo'y mananalangin. Magsitayo ang lahat para sa pagdarasal. Okay, good morning, class. Okay, magsiupo ang lahat at ako'y mag-check ng inyong attendance. Okay, balik-aral tayo. Ano yung huling na pag-aralan natin nung huling magkita-kita tayo? Ikaw. Ashley, ano? Okay, tama. Magaling. Ngayon, dadako na tayo sa ating bagong lesson ngayon. Yung bagong aralin natin ngayon. Ito ay ang pandiwa. I-discuss ko sa inyo ang kahulugan, uri, at aspekto ng pandiwa. Okay. Simulan na natin ang discussion. Ito yung pandiwa. Yung kahulugan ng pandiwa. Ano ang pandiwa? Ang pandiwa daw, verb sa wikang English ay isang salita o lipon ng mga salita na nagsasaad ng kilos o galaw, pangyayari o katayuan ito sa mga bahagi ng pananalita. O kung sa English naman ay parts of speech na nagbibigay buhay rin ito sa isang pangungusap. Yung kahulugan nito ng pandiwa, yung siya yung nagbibigay ng buhay sa isang pangungusap ng kilos o galaw. Okay? Class, naintindihan. Dumako tayo ngayon sa uri ng pandiwa. May dalawang uri ang pandiwa. Yung tinatawag natin palipat at katawanin. Ito yung una ang palipat. Ang uri ng palipat daw, ito daw yung pandiwang nangangailangan ng tuwirang layon o tatanggap sa kilos upang mabuo ang kaisipang nais nitong ipahayag. Ang tuwirang layon ay karaniwang kasunod ng pandiwa at pinangungunahan sa mga kay okay na. May halimbawa ako dyan. Halimbawa, nagpadala ng mga pagkain sa mga rallyista ang ina ni Toto. Ngayon, dumako na tayo sa katawanin. Yung katawanin is, hindi na ito nangangailangan ng tuwirang layon na tatanggap ng kilos dahil ito ay ganap o buo na ang diwang ipinapahayag na nakakatayo na itong mag-isa. Ito yung halimbawa ko. Halimbawa, ang magkakapatid ay nagdarsal ng sabay-sabay. Diba? Okay, punta na tayo ngayon sa mga aspekto ng pandiwa. Yung aspekto ng pandiwa ay ito yung kahulugan. Ang aspekto ng pandiwa daw ay nagpapakita kung kailan nangyayari o ipagpapatuloy ang kilos. Okay? Ngayon, iisa-isahin natin kung ano ba yung mga aspekto ng pandiwa. Unang aspekto ng pandiwa is naganap o perfectibo. Ito yung nagsasabi na natapos na ang sinimulang kilos kung minsan ang panlaping nag ay karaniwang idinurugtong sa unahan ng pandiwang ginagamit sa pangungusap. Okay, tingnan natin yung halimbawa. Halimbawa, nagpaalam si inay bago siya umalis. Okay. Yung pangalawa, pangkasalukuyan o imperfectibo. Ito naman yung nagsasabi ng kilos, nagsasaad daw siya ng kilos na laging ginagawa o kasalukuyang nagaganap, karaniwang itong ginagamitan ng mga salitang habang kasalukuyan at ngayon o kaya naman ay dinurugtungan ng panlaping nag ang unahan ng pandiwang ginagamit sa pangungusap.
Narito ang halimbawa niyan. Habang si ate ay nagluluto, ako naman ay naghahanda sa hapag. Ang ginamit is habang. Ngayon naman, punta na tayo sa pangatlo. Naganap na o kontemplatibo yung nagawa na. Ito naman daw yung ito naman yung aspekto na ng pandiwa na hindi pa nasisimulan o naisasagawa o nangyari. Plano pa lamang itong gawin o aspektong magaganap pa lamang. Ilan sa mga halimbawang salitang ginagamit bago ang pandiwang ito ay ang bukas, sa susunod, sa makalawa, balang araw, pagdating ng panahon, at iba pa. Meron ako dyan dalawang halimbawa. Yung halimbawa ako is, balang araw, yayaman din ako. Yung pangalawa is, bukas, luluhod ang mga tala. Intindihan? Dumako naman tayo sa ika-apat, yung tahasan. Yung tahasan na aspekto ay, sa aspektong ito, ang pandiwa ang gumaganap na simulo sa isang pangungusap. Halimbawa, nagluto si Jane ng kanilang tanghalian. Yung pangalawang halimbawa, pumunta si Inday sa palengke para bumili ng gulay. Yung panglima natin na aspekto is balintiyak. Yan naman yung sinasabing ang aspektong ito ng pandiwa ay kasalungat ng sa tahasang aspekto. Ang simuno ay hindi tumatanggap ng kilos o galaw, bagkos ang tagaganap ng kilos ay nasa hulihan ng pandiwa. Halimbawa, masarap ang nilutong ulam ni Nena. Ngayon, dadako tayo ngayon sa ibinigay kong pagsusulit. Ang pagsusulit ko ay kinuha ko rin dito sa diniskas ko ngayon. Kung nakinig kayo, masasagutan niyo yun, ha? Mabilis lang. Okay. Sige, magsipaghanda na. At magbibigay ako ng pagsusulit. Ito yung pagsusulit na binigay ko. Okay. Narito ang aking pagsusulit na binigay. Ito ay sasagutan nyo. Narito yung ano to. Hanapin sa pangungusap ang bawat pandiwa na ginamit at ikakon ito. Ito ay 1 to 10. Diyan nyo hanapin yung pandiwa na ginamit. Diba sabi ko kanina, yung pandiwa ay siya yung nagsasaad ng kilos, galaw, pangyayari o katayuan sa pangungusap na nagbibigay siya ng buhay. Okay? Okay. Ha? Naintindihan? Simulan na. Okay. May ibibigay akong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay okay. Yung mga aspekto ng pandiwa ay na-discuss ko kanina. Ang takdang aralin nyo ay bawat aspekto ng pandiwa bibigyan nyo ng tiglilimang halimbawa. Yung limang aspekto na pinag-discuss ko kanina ay magbibigay kayo na bawat isa ay tiglilimang halimbawa.